Hello mga ka-delight! So, day off po tayo ngayon. So, mag-aano lang tayo. Maglalakad-lakad lang tayo dito sa bagong neighborhood natin. Welcome back mga ka-delight! As we slowly settling into our new place, join me in this video as I walk around the neighborhood and explore this new area that I'm in. The first few weeks of living alone were a roller coaster of emotions. There were times when I felt so empowered and independent, and others when I felt scared and alone. Simple tasks like grocery shopping and cooking became so different because I just have to buy small portions now and for a week food and not for a month. I would often find myself crying in the shower when I come home at night, feeling so lonely and sad, and feeling like I had made a huge mistake of staying in Canada. But then when I started praying and holding on to the Lord's promises and started declaring to myself what He said in the book of Deuteronomy, that I should be strong and be of good courage and not be afraid, for the Lord my God who goes with me, He will never leave me nor forsake me. Then I felt better and felt the Lord's comfort upon declaring His words. I always felt the strong presence of the Holy Spirit during these times of loneliness and sadness. I thank God that in all the emotions I'm experiencing during this stage in my life, that He is ever present and my only help in times of need. In my weaknesses, He is my strength. So I encourage you, mga ka-delight, when you are feeling anxious, sad, or even depressed, about your situation right now. Know in your heart and mind that the Lord is always with you. You can talk to Him just like talking to your best friend and confessing to Him everything that you are going through and be honest with Him about how you feel. At tignan natin kung anong itsura around the corner here. Sa napansin ko, magaganda ang mga bahay dito. Tsaka malalaki ha. And very well kept ang kanilang mga garden. So, explore lang tayo kasi ilang oras na rin akong nag-edit ng video. So, nakaupo lang ako kanina ilang oras. So, ngayon naman ay maglakad-lakad tayo and magpaintingin tayo dito sa ating bagong neighborhood kung anong meron dito. Sa delight, umikot lang tayo simula dun sa bahay. Tapos, napunta tayo dito sa isang crescent and I think ito na yung exit dito sa tabi ng park na malapit sa bahay namin. So, paikot lang pala siya. Wow! Alam nyo, ang ganda ng neighborhood na to kasi very quiet. At very maayos ang lilinis at ang aayos ng mga bahay dito. Bukod sa maganda, malalaki pa ang mga bahay dito, ha? So beautiful, grabe. I love this neighborhood. Ah, ito na yung park. So umikot lang ako. So parang isang block lang ang nilakad ko.
And nandito na tayo sa City Park. Maliit lang to na park dito sa tabi ng bahay namin. But, ang ganda. So, yan mga ka-delight. Yun. Yun po yung bahay. At yun yung deck na overlooking dito sa park. So, yan. Ikot lang tayo. And we're back. May isang lola doon na nakaupo. Nagmumuni-muni siya. Meron ba siyang kasamang bata? Wala. Parang ako, mag-isa lang na naglalakad at nag-explore. So, we're here. And then next time, pababa naman tayo doon kasi may beach access daw doon. So, wala pa tayong isang oras naglalakad. So, maglakad-lakad muna tayo. Mga ka-delight, malamig na po. Kaya naka-jacket ako. Grabe, September na ngayon. So, today is September 16th. So, malamig na pang panahon. And, hindi na masyadong maaraw. Pero kanina may araw naman. So, this is the neighborhood. Yan. So, bababa po tayo doon. Titignan po natin kung ano meron. At kung okay pa ba na bumaba tayo dun sa may beach access. Kung medyo madilim na, wag na. Next time na lang. But look at the neighborhood. Napakaganda ng mga bahay dito. Yayamanan ang mga tao dito. Malalaking mga bahay at saka... beautiful. So puntahan natin to. Papasok lang siya. Walang exit. So yun lang. Okay. Wala tayong mapapala doon. No exit there. So babala lang tayo dito. Tingnan natin anong meron dito. Paano lang po tayo dito sa Mahiyaw. So tingnan natin kung ano meron dito. Kasi masyado nang madilim pag bumapapa tayo doon sa beach area. So puntahan lang natin itong neighborhood. Ay, cul-de-sac na pala to. So wala na tayo ditong mapupuntahan. Pero pag bumaba pa tayo doon, tingin ko, iikot na tayo. So, I don't know if it goes all the way there. Maganda rin pala magbike dito kasi, yeah, mukhang safe naman. Tsaka konti lang ang sasakyan. Kaya lang, medyo hilly. So, pag nagbike, I think it's gonna be challenging. But it's a good neighborhood kasi wala masyadong sasakyan pag nagbike ka. So, safe siya. Ganda naman ang mga pocket gardens nila dito. Talagang inaayos. Look, meron ditong view ng dagat. Siguro itong mga bahay na to, may full view sila ng dagat. Ayan, nakikita niyo pang dagat, mga ka-delight. That's the beach right there, or the ocean. Grabe, lalaki ng mga bahay dito, mga ka-delight. Super, parang mga mansyon. Para akong nasa Beverly Hills. Grabe. Look at that. Ay, meron pang dagat dito. I can't wait na mababa natin yung beach area doon. Beach access. Pero ito private kasi siya. So, hindi tayo pwedeng bababa dyan. But, kita nyo, napakaganda, di ba? Falls, sabi niya. So, ayan yung mga matataas na part. So, pag nasa beach kayo, makikita mo yung mga bahay na yan. So, dyan pala yan. Tingin ko mamamahalin yung mga bahay. Delight, nakukuha nyo na po ba ang vibe ng Canada, especially ng Vancouver Island? So, ganito po ang buhay dito sa Canada. Oo, maganda, maayos, ligtas, komportable. Pero alam niyo po ba, karamihan po ng mga tao dyan sa mga bahay nila,
Lahat po yan ay grabe magtrabaho. Minsan halos hindi na nila maupuan yung mga areas ng bahay nila dahil kaka-overtime, kaka-trabaho. Mga bata pa lang sila, nagtatrabaho na sila dito. 16 years old pa lang, nagtatrabaho na sila. I take one day at a time. Having a grateful heart and being thankful for all the little things and counting my blessings helped me to stay positive, and I always declared the joy of the Lord is my strength, even when I am sad. The little victories that made it all worth it. I always remind myself that I am a victor and more than a conqueror in Christ Jesus. So many things happening all at the same time. When I came home from work one night, I broke down and fought these battles on my knees and bowed down and prayed. I asked the Lord to remove these thorns from me. And I remember what the apostle said in 2 Corinthians chapter 12 verses 18 to 10, and that the Lord said to him, "My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly, I would rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities and reproaches, in needs, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. When I am weak, then I am strong." That moment of realization changed everything for me. I started to focus on the Lord Jesus instead of my circumstances. I began to see that living alone wasn't just about paying bills and cooking meals. It was about growing my dependence on the Lord alone and spending most of my time reading His words, the Holy Bible, and communing with Him. Now that I am settled for a month in my new place, I realize that moving out and renting a new place and living by myself is not a bad thing at all. The Lord had a purpose why He let this happen. It was tough, it was scary, but it was worth it. I learned to be God-dependent and not people-dependent, nor self-dependent. I am now spending time and enjoying and exploring new places and to be with other friends if time permits. Look at guys. Look at the moon. Grabe. Ang laki ng buwan ngayon. So, kahit nasaan ka, kahit saang lugar ka, kahit sinong kasama mo, basta alam mo na nasa gitna ka ng plano ng Panginoon. That's the safest place to be. Kung anong meron ka, pasalamatan mo. Kung anong biyaya ng Panginoon, purihin mo ang Panginoon dahil napakabuti niya sa ating mga buhay sa araw-araw. Yung mga bagay na minsan hindi natin nare-realize na napakaganda sa mga maliliit na mga bagay, di ba? We should be thankful for sa mga maliliit na bagay. And we should praise God sa lahat ng sitwasyon. Kahit saan ka man, mag-isa ka, may kasama ka, nalulungkot ka, naghihirap ka, nangangailangan ka, may sakit ka. You should be thankful and we should be praising His name. So, yun lang ating afternoon walk. Nakaka-delight, nandito na po ako sa aming bahay. At umikot lang tayo ng dalawang blocks. And we're back in the house. So, I'll see you guys next time. God bless you. Bye! I'd love to hear about your experiences in the comments below.
And if you're new here, consider subscribing for more content on encouraging stories about my journey here in Canada na kasama si Lord. Thanks for watching, and I'll see you in the next video. Always remember that Jesus loves you.